Kenny. Pinalipad ni Aljon. With just an intelligent play for Aljon. And that is how important a pump fake is, especially if you're up against an athletic player. What's up mga idol? This episode, alamin natin ang naging buhay ni Aljon Mariano. Ang 6'3 small forward na si Aljon Escalona Mariano ay ipinanganak noong August 3, 1992 sa Mandaluyong City. Nag-aral siya ng high school at naglaro sa San Beda. Pagdating niya sa college, pinili niya maglaro para sa UST Growling Tigers noong taong 2009. Sa kanyang rookie year, limited minutes lang ang binibigay kay Aljon dahil kaposisyon niya noon ang kanilang captain at graduating player na si Dylan Ababu. Kasabay din niya ang naging rookie of the year na si Jerick Teng. Sa kanyang pangalawang taon, siya ay nakasama na sa mga starters at nag-average ng 7.1 points at 3.1 rebounds per game. Ngunit nagtapos lamang sa ikapitong pwesto ang Tigers dahil na din sa kakulangan ng experience. Sa sumunod na season, hindi nakalaro si Aljon dahil sa kanyang fractured ankle injury. Mariano's also decked, by the way. And you know, Mariano's made of stern stuff, but he's staying on the floor, and that's not a good sign. Yeah, yeah. Let's hear what happened. I think he landed on the ankle of Charles Mavi. Full twist. How's it, Mariano? I'm trying to remember which foot is yes. Matapos magpagaling ng 6 na buwan, nakabalik si Aljon at dito na nag-umpisang gumawa ng pangalan sa UST. Sa kanilang laban sa Ateneo, umiskor siya ng career high na 21 points at 13 rebounds para tapusin ang kanilang 12-game losing streak sa Ateneo. Sa laban naman kontra Lasal, umiskor siya ng 15 points sa fourth quarter at 2 overtime kasama ang game-winning shot. Gayon din ang laban nila sa second round kontra NU. Dito ay nagtala muli siya ng bagong career high na 22 points at kasama na naman ang game-winning shot. Sa season na ito ay nakapasok din sila sa finals, ngunit na-sweep sila ng Ateneo. Sa kanyang pang-apat na season, muling nakapasok sa finals ang UST, kalaban naman ang De La Salle. Ito ay umabot sa deciding game 3 na kung saan hawak ni Aljon ang bola sa huling segundo na may pagkakataong sanang maipanalo ang laro. Ngunit hindi ito ang nangyari. Field the ball. Aljon. Aljon for a clear out. Wala pang field goal. Aljon for the win. Oh! Wow, what guts for the guy who's been struggling. And Coach Pidot. Matapos ang overtime, ang De La Salle ang hinirang na kampyon. Umani ng iba't ibang reaksyon ang naging huling tirang iyon ni Aljon. Sisi at galit na marami, nagsalita na ang miyembro o player ng kuparang USA Growling Tigers na si Aljon Mariano. Unti-unti na raw nakakabangon si Mariano mula sa kanilang mapait na pagkatalo. Pero sa lahat daw ng pangutya, may isang paratang na hindi niya matanggap. Pumasok sa anong initial reaction? Alam ko na maraming galit sa akin kasi eh parang nasa akin na naman yung bola, tapos hindi nasa akin, parang hawak ko na yung championship pero nawala sa akin. Ayun nga yung biyahe ka daw, nilaglag mo yung laro. Sa isang player na pagsabihan ng gano'n, gano'n ko sakit?
ano, sobrang sakit kasi okay lang sa akin na sabihin nila ako na ako yung nagpatalo. Pero huwag nila sasabihin na nilaglag ko yung laro. Kasi parang, ayun, as a basketball player, parang ito yung gusto lang talaga namin gawin eh. Basketball, ito yung laro na mahal namin. Pero, kaya, parang hindi ko ilalaglag yung laro na minahal ko. Para lang sa kahit ano. Pinapansahan ni UST coach Pido Jarencio si Aldon Mariano ng UST Growling Tigers sa gitna ng mga natatanggap nitong kaliwataan ng pambabatikos sa internet sa mga huling segundo kasi ng fourth quarter kung kailan tabla ang Growling Tigers sa Green Archers. Si Jerry Teng o si Karim Abdul ang naatasan ni coach Pido na mag-shoot ng bola. Pero nang makuha ni Mariano ang bola, imbis na ipasa, si Mariano ang tumira. Pero nabigo siyang ishoot. Kaya nagresulta sa overtime. Dahil dito inulan ang matikos si Mariano sa social networking sites. Pero sa Twitter, ipinagtanggol ni Jarencio si Mariano at sinabing siya na lang. At huwag na si Mariano ang sisihin sa sinapit ng kanila. Opo na. Sa kanyang huling season, hindi na muling nakapasok sa Final Four ang UST dahil na din sa pagkaka-injured ng ibang mga key players. Nakapaglaro din siya sa D-League matapos ang kanyang college career. Taong 2015, nagpa-draft si Aljon sa PBA at nakuha ng Barangay Ginebra bilang 16th overall pick. Naging maganda ang kanyang career sa Ginebra na hanggang sa kasalukuyan ay naglalaro pa dito. 4 na championships na ang kanyang nakuha. Narito ang ilan sa mga highlights ni Aljon sa PBA. Jody Vance, katulad din ng Mark at ni JJ na lagi ka, of course, nakaalalay sa'yo. At yan mga idol ang naging kwento ni Aljon Mariano. Hanggang sa muli. At huwag namang kalimutang mag-subscribe sa ating channel.